Alam nyo ba, ang pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo? Kung di nyo alam, halika at samahan nyo ako at tayo ay sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button pati na rin yung notification bell para maging lagi kang updated sa mga weekly uploads ko. Siguradong mapupulutan mo ng kaalaman. Simulan na natin ang usapan tungkol sa pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo. Ang pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo ay tinatawag na Mariana Trench. Ang Mariana Trench ay makikita sa Western Pacific Ocean, 200 kilometers sa kanlurang bahagi ng Mariana Islands. Ang Mariana Trench ay ang pinakamalalim na oceanic trench sa buong mundo. Sobrang lalim nito, kapag nilagay mo ang pinakamataas na bundok dito na Mount Everest, ang Mount Everest ay mananatiling nakalubog sa dagat, na may 2 kilometro pa ang lalim. Ang Mariana Trench ay may hugis na parang buwan. Ito ay may haba na 2,550 kilometers o 1,580 miles, na may lawak na 69 kilometers o 44 miles. Ang pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench ay tinatawag na Challenger Deep na makikita sa timog na bahagi ng Mariana Trench. Ito ay may lalim na 10,984 meters o 36,037 feet below sea level. Alam naman natin na kapag tayo ay nasa ilalim ng dagat, merong pressure ang ating mararamdaman. Sa ilalim ng Mariana Trench, ang pressure na mararamdaman mo ay 1,086 bars. O 15,750 PSI. Ito ay 1,071 times na ulit ng pressure sa sea level. Kung sakaling mapunta ka sa ilalim ng Mariana Trench, siguradong wala nang matitira sa'yo nang dahil sa lakas ng pressure. Ngayong alam na natin ang mga major information tungkol sa Mariana Trench, dako naman tayo kung ano ang mga sinagawang pamamaraan kung paano nila sinukat ang lalim nito. Ang Challenger Deep ay unang sinubukang sukatin ang lalim noong sinagawa ang isang ekspedisyon na tinawag na Challenger Expedition noong 1875 gamit ang British ship na may pangalang HMS Challenger. Nai-record ang lalim ng Challenger Deep na may lalim na 8,184 meters o 26,850 feet gamit ang weighted rope. Makalipas ang maraming taon, noong 1951, binalikan ng makabagong HMS Challenger na tawagin natin sa pangalang Challenger II ang Challenger Deep. Gamit ang makabagong teknolohiya noong panahon na iyon, sinukat ng Challenger II ang Challenger Deep gamit ang echo sounding. Naitala nila na ang Challenger Deep ay may lalim na 10,900 meters o 35,760 feet. Noong 1962, ang surface ship MV Spencer F. Verde na i-record ang lalim na 10,915 meters o 35,810 feet gamit ang precision depth gauges. Noong 1984, ang Japanese survey vessel Takuyo ay nangolekta ng mga datos sa Mariana Trench gamit ang kanilang narrow multi-beam echo sounder. Na-record nila ang maximum depth na 10,924 meters. O 35,840 feet. Gamit ang mga equipments, wala pa rin nakakatukoy talaga kung gaano kalalim ang Mariana Trench. Kaya sila ay gumamit ng mga underwater vehicles upang matukoy talaga ang kalaliman ng Mariana Trench. Noong January 23, 1960, ang Trieste, isang deep diving research vehicle, ay na-reach ang ilalim ng Mariana Trench. Sa loob nito, nakasakay sina Don Walz at Jacques Picard. Ito ang tinanghal na unang manned descents sa Mariana Trench. Nai-record nila na ito ay may lalim na 10,916 meters o 35,814 feet. Sinundan ito ng unmanned descents noong 1996, ROVs at Kaiko. At noong 2009, ang Nereus na nagtala ng halos magkakaparehas na record na lalim ng Mariana Trench. Sumunod dito ang isa na namang manned descent noong March 2012, gamit ang isang submersible vessel, Deep Sea Challenger, si James Cameron, isang Canadian film director,
ay naabot ang ilalim ng Mariana Trench at nag-record na ang depth ng Mariana Trench ay 10,908 meters o 35,787 feet. Ang sumunod na man descent ay naganap noong 2019. Victor Vescovo gamit ang DSV limiting factor, isang deep diving submarine, ay nakapagtala ng panibagong record. Na-achieve niya ang 10,928 meters depth o 35,853 feet. Siya ay nag-dive ng 4 beses sa loob ng 7 araw, from April 28 hanggang May 5, 2019. Siya ang tinanghal na unang taong nag-dive sa Challenger Deep ng mahigit 1 beses. Ngayon, ang karamihang bahagi ng Mariana Trench ay sakop ng seguridad ng US bilang bahagi ng Marianas Trench National Monument na in-establish ng dating presidente ng US na si George W. Bush noong 2009 na nagpapahintulot na mag-research sa kailaliman ng trench. Malaking tanong ang nasa isip ko ngayon. Since napakalalim ng Mariana Trench, ano-ano ba ang makikita natin pababa ng Mariana Trench? Ayan ang dapat abangan sa susunod na video next week para malaman nyo kung ano ba ang makikita natin kung tayo ay magdadive mismo sa Mariana Trench. Para ma-notify ka next week sa ating i-upload na video, huwag kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-click yung notification bell para ma-notify ka din sa mga future uploads ko na siguradong kapupulutan mo ng mga kaalaman.